Initiate ko guys yung mid-high speaker natin para mas okay guys. This is it. This is Tryco Channel guys. Welcome back to my channel. And welcome na welcome po kayong mag-subscribe sa aking channel guys. Pasuyo na lang po, pa-hit na lang po ng notification bell and pa-subscribe na rin po. Thank you. Guys, ito po yung ating setup ng ating apat po na sub. Dalawang L-ported po yung nasa taas guys. Ayan po. Dalawang L-ported na mayroong TX5 na speaker. Ang wattage po niyan is 300 watts ang sabi, pero hindi tayo maniniwalang 300 watts yan guys, gawa ng hindi naman po ganun talaga ka kitang-kita naman po sa quality at saka sa ano niya guys, sa likod sa magnet pa lang guys at saka yung quality niya. Syempre guys, kung talagang 300 watts yan guys at original na klase guys, gawa gaya ng mga Daiichi yung brand, hindi lang po 450 yung price niyan guys, malamang lagpas po 1,000 isa niyan. So meron na po tayong apat nito guys. Dalawa po dito at dalawa rin po dito sa loob ng ating MCB. Ang gagamitin nating mid-high guys is ang mid-high speaker po ni Concert. Ito guys yung speaker niya sa loob guys. Hindi ko kasi tinatanggal ito guys. Nanghihinayang ako kung babaklasin ko, baka hindi ko maibalik na maayos kasi nakaglue siya guys. Kaya wag na lang. Natatakot nga ako guys gawa ng parang maliit lang yung speaker. Ayan, oh. Ito lang, oh. Parang yan lang yung laki guys. Parang 2.5 lang yung laki o 2. Yung laki niya guys, baka masunog siya guys kasi kakabit natin siya dito sa ating amplifier. Ito pala yung aking ilaw guys, o mas ilaw ano. Yan yung aking stand pag nagbablog, siya yung aking katulong, naghahawak. Ayan guys, naka-improvise lang yung aking ilaw guys. Yan. Ito guys, ayan yung ating amplifier. Ito rin po yung kinabit nating pan, narinig nyo na po, umaandar. Ayan po. Ito po yung puno to guys, gagamitin nating player para sa sound. Iko-connect natin yan sa Bluetooth nito ni amplifier natin guys na Mikata. So ayun, masusubukan natin yung Bluetooth niya ngayon. Na-pair ko na yan guys, ready na yan guys para mag-play ng music. Ang setup natin guys, ito guys ang likod niya. Tingnan natin. Ito po guys, naka-ano lang siya guys, naka-parallel. Parallel setup. Yun guys, kumuha lang ako ng loop dun sa kabilang ano guys, kabilang terminal niya guys, terminal. Papunta rin dito guys, which is ang ano natin guys is parallel, hindi po naka-series yan guys. Efficient sa guys, hindi siya masusunog. Ang mangyayari sa 2-4 ohms guys, pagka naka-series siya guys, magiging 8 ohms na po yun guys. Pag ito po guys, 2-4 ohms, pinaralel mo, magiging 2 ohms. Medyo mabigat yun guys sa ating ampli. Pero hindi natin siya guys sasagarin, syempre. Kaya na sinabi ko, lahat po ng sobra ay masama. Kaya, ano ba yan? Muntik pa nalaglag. Ayun guys, sa ilalim guys, sa ating, ano guys, yun pala eh. Sa ating MCB guys, ganun din guys yung setup. Ayan po. Naka-basic chain lang yan guys. Yan po. Tapos stereo guys. Gagawin nating left channel tong taas. Gagawin nating right channel tong baba. Tapos imumuno natin to guys. Meron akong gagamitin mamaya. Try natin kung kaya natin gamitin si Concert para sa kanya. Concert KX250. Pero hindi natin gagamitin yung bass nun guys. Kasi madadaya tayo eh. Hindi pwede. Yung mid-high niya lang. Para sa mid-high. Siya ang gagamitin natin para sa mid-high. Tapos yun yung Mikata guys. Yung Mikata amp natin. Siya naman po yung gagamitin nating pang sub. Ang setup po nito guys, walang processor guys. Iluluko lang to ng sagad yung mga ano niya, low frequency. Titingnan natin kung gaano kalalim yung bass na may produce niya ng walang processor. Plano ko pong bumili ng isang amp pa uli, then isang parametric equalizer para po sa sub output. Para po lahat ng dadaan dito guys papunta sa sub natin is sub frequency o low frequency guys, para ma-ano siya guys, ma-divide. I-divide nun guys, ang gamit ng parametric guys is i-divide niya yung music. Lahat po ng bass, hahatiin niya po yun, dito niya itatapon sa sub. Ganon, sa sub out nun. Yung sub out nun guys, ipapasok natin dito. Kung 2 amp natin para sa apat na to guys, mas the best.
ipapasok niya sa out tapos i-out niya rin po. Tapos dapat po nakasiperate yung mid high natin. Parang style ano siya guys. Bulilit sound talaga, sound system setup po yung ating gagawin pagka kompleto na po. Ngayon po guys, hindi pa kompleto guys. So subukan lang natin itong abnormal na to kung hanggang saan yung kaya niya o kung mapupundi ba siya within 30 minutes o within isang music na ite-testing natin. So ayun, naka-setup na yung likod natin. Ikakabit na lang natin yung dito guys. Ito guys, oh, ito yung dulo niya guys. Titingnan natin ako saan yung MCB. Okay lang yan guys, kahit saan siya yan. Total, stereo naman yan guys. Stereo. Ayun guys, ito. Kakabit na natin dito sa kanyang binding post. So, okay, wait. Okay na guys, ito guys, naikabit ko na. Hindi ko na sinama sa video yung pagkabit. Ayun guys. Nakakabit na guys, papunta yan doon sa ating ayan, papunta doon sa ating speaker. Ayun. Nilayo ko talaga siya guys para marinig natin yung hindi naman siya nakadikit. Para ano. Ito guys, walang daya yan ha. So bunutin natin yung ating ayan guys, bunot to guys ha. Sa KX250 to guys. Ayan o, tanggal yan ha. Hindi ko kayo dadayain. At saka hindi ko kayo madadaya guys dahil walang speaker tong ilalim guys. Ayan o, nakalabas yung wire. Walang speaker yan guys. Hindi ko pa naibalik yung speaker niya. Kaya tamad pa akong bumalik. Mas excited akong i-testing ito guys. So ayun, simulan na natin ang testing. Wait, lalagay ko lang sa stand yung ating camera guys. Okay na guys, ano na po natin guys. Na-pair na po natin yung ating na-pair na po natin guys yung ating Bluetooth dito kay Mikata. Ayan, ito po guys yung setup. Pasensya na guys, masyadong malikot yung aking camera. Nakababa po lahat. Guys, ayan o. Nakababa po lahat. Treble, nakababa. Balance, intro lang sa gitna. At ang volume natin guys, nasa gitna lang. Kaya lang muna. Okay. Try natin mag-play ng music. Sound check. Sound Addicts Group. Okay. Pahiram ng music nyo guys. Magandang pang ano eh. Magandang pang sound check. So, ayun. I-play na natin. Volume natin. Sasagat natin yung volume dito. Hindi siya ganong makalabo guys kasi hindi siya katulad nito guys na maganda talaga yung bass nito guys eh. Naka-off yan guys ha. Ayan. At saka hindi pa naka-initiate yung ating bass guys. Low po yung mid, low rin po yung low frequency. So ayan, pakinggan natin guys. Yan po yung tunog niya guys kapag naka-low. I-initiate natin guys yung ating bass. Guys, kumalabog na. Kung naririnig nyo. Ayan na guys. Ibabaw. Wait lang ha. Wala nga guys. Wala yung kabila oh. Dinindot natin yung balance. Wala guys. Kabila lang gumagana guys. Ayan oh. Ayan oh. Huwag nilagay mo yung balance sa kabila guys. Wala. So ibig sabihin kailangan natin i-check yung channel niya. Wala yung right channel, left lang. Okay, check muna natin. Wait. Anong nangyari? Bakit wala? So, ayun guys. Nakita ko na po. Dito lang po sa likod guys. Yung pagkakunik ko po dito. Medyo hindi ko po pala nahigpitan. Lost contact siya guys. So, ayun guys. Pakinggan nyo. Oh. I-adjustin natin po yung kanyang left and right. Ngayon po guys, nakasagad sa right yung kanyang balance. Tapos yung ating low frequency guys is nasa kalahati.
Yung treble natin guys, nakababa pa rin yan guys kasi no need naman eh kasi sub yung nakalagay. Hindi naman po natin pwedeng pakalansingin yun guys. So sub yan eh. Yun guys, sa gitna na yung balance, try natin mag volume. Ayun, okay. Ilalagay natin sa kaliwa. Okay, meron. Lagyan natin sa kanan. Meron. Okay, maganda yung output. Sentro sa gitna, alas 12. Balance yan guys, para kaliwat kanan merong music. So, ito naman yung low natin, try natin dagdagan. Lagay natin sa alas 12. Ayan. Tapos yung volume natin, lagay natin sa alas 11. Ayan guys, titignan natin yung music. Pakinggan natin. Guys, ulit, pangalawang sound check. Nasa alas 11 yung volume, tapos nasa alas 2 yung ating low frequency. Ayan guys, naririnig natin yung kalabo guys, medyo masarap na siya sa tainga. Ito guys, yung dalawang to guys, wala pa to, tabi muna natin yan. Ayan guys, oh, hindi nakakonect yan guys. Music guys, na-try natin i-initiate ng naka-volume bass guys. Ayan o. Sasagad natin yung bass niya ngayon guys. Titingnan natin kung gaano lang siya kakalabog talaga. Okay naman yung output guys ng amplifier na to. Medyo napabilib niya ako ng konti. Okay, repeat natin yung music. Okay, sound test. Sagad guys. Sagad yung ating low frequency. Tapos lalagyan natin sa low na yung volume guys. Hinaan natin kunti guys, tapos try natin i-kabit yung ating mid-high speaker guys. Okay, wait lang ha. Kakabitan natin ng mid-high speaker guys para mas masarap sa tinga pakinggan. Hindi ganun siya guys ka-bass kasi gagawa nang wala siyang processor. Processor lang po talaga nito yung ginamit natin guys para magkaroon siya ng bass. Ayan guys, sagad yung low frequency. Tanggal lahat po ng mid-high para po okay yung ating ano, yung ating sub-frequency na lalabas. Ayan po, nakasagad. Oh, inuulit ko, yun na po. So, tatry natin guys, kakabit natin guys yung ating high frequency. Siyempre guys, itong ating high frequency guys, hindi na po natin siya itatap doon guys kasi naka-parallel na mabigat na po yan para sa ating ampli. Alam niyo naman yung ating ampli guys, may katangahan yan guys. Imumurahin lang po yan, baka mapundi agad. Ngayon guys, ang gagawin ko, katulad po ng nabanggit ko sa features nitong amplifier na to guys, meron siyang line out dito guys sa likod. Ito po, line output.
kukuha tayo ng link niya dito guys, ng output niya. Ikakabit natin dito sa input ni KX250. Tapos yung output nito guys na para sa mid-high, yun ang gagamitin nating music mid-high guys. Ibig sabihin, isi-separate natin guys yung mid-high. Hindi na natin itatap sa kanya. Yung magiging mid-high natin guys is ito na po yung ating KX250. Pero wala siyang bass guys. Gaya na sinabi ko ha. Wala pong bass yan. Butas po yung ilalim yan guys. Walang speaker sa ilalim. So, okay. Ikakabit na natin guys. Kukuha lang ako ng RCA. Okay guys. Ito guys, kumuha tayo ng RCA. Ikakabit natin siya dito guys. Yung kanyang left and right. Dito guys sa line out. Yun. Line out. Tapos itong white. Para stereo po siya guys. Okay guys, ito guys, inuulit ko, kinabit po natin yung left and right niya, tapos dito rin po guys sa input natin ilalagay, input po ng KX250, left and right din po. Then, yun, okay na. Yun ang kinaganda sa features nito ng amplifier na to guys, meron siyang output line. So, ayun. Ikakabit na natin guys yung ating mid-high speaker para marinig rin natin yung kalansing, hindi yung puro na lang po kalabog. Pero bago natin ikukunik ito guys, pakikinggan natin ulit yung kalabog niya at try tayo ng ibang music guys para mas marinig natin yung kanyang bass. Itatry natin siyang i-volume guys, yung tawag doon. Babayuhin natin siya guys para makatawag nito. Para ma-break in natin talaga yung ampli natin kung talagang kakayanin niyang bayuhin. So, hanap tayo ng panibagong music. Kaya soundcheck po yung ginagamit natin guys para ma-soundcheck nga rin, para ma-check na rin, okay? Malakas guys. Ayos gide, ayos man eh. Ay, hilunggo ka galito. Haragay! Oh no! I-power on na natin guys yung ating KX250. Power on. Low muna natin yung volume guys, tapos... Ay, hindi pala nakasaksak, sorry guys. Plug-in, I mean. Na guys, mag-plug in na natin siya guys. Ang hirap naman mag-plug in ng ano, isang kamay. Audio input mode. Yan na guys. Okay. Tanggalin natin yung bass. Alas 3 guys yung ating mid-high. Papakinggan natin ngayon guys. Bubulyuman natin yung ating sarap sa tinga guys, sarap pakinggan. Kung nandito kayo sa kinalalagyan ko guys, maririnig nyo talaga. Wait ah, pagtabihin natin sila guys. Okay guys, inuulit ko guys, ayan na po, nilapit lang natin siya dyan guys, gawa ng maiksi po yung wire ng ating mid-high speaker. Doon lang po, maiksi lang po yan, para lang po kasi yan dyan sa ating KX250. So, ginamit natin yung KX250 guys para hindi mapundi yung ating mid-high. Kasi pag
itap pa natin siya dito guys sa apat na to. Baka hindi na kayanin ng may katangahan na tong amplifier natin. So ayun, siniperate ko siya ng amp. Kung dati siniseperate natin ng amp guys para sa sub, ngayon siniseperate naman natin ng amp para sa mid-high. Ito guys, siya yung nagda-drive ng ating apat na sub-speaker. Siya po yung nagda-drive ng ating apat na sub-speaker. Bali, dalawang MCB at dalawang L-ported. Tapos ito pong dalawang mid-high, ito po si KX250. So ayun na, sound check ulit tayo. Lalagay ko lang sa stand yung ating camera guys. Okay guys, let's start ulit ng sound check guys. Meron na tayong mid-high na naka-attach. Ito po guys yung control ng ating mid-high. Pag pinatay po natin yan guys, wala na po tayong mid-high. So shoutout ulit kay Party Pax, gagamitin ko ulit yung music niya. Sa dinami-dami ko pong sound check, ito pa rin talaga yung the best para sa akin pang sound check. So ayun, shoutout sa iyo guys. Okay, i-initiate po tayo ngayon guys ng malakas-lakas na volume. So sana hindi naman pumangit yung audio ng ating cellphone sa malakas na volume guys. Ngayon susubukan natin guys. Ipupull natin yung ating mga kagamitan. Titingnan natin yung kanyang kakayahan. So ayun. Malinis guys, walang kasayad-sayad. Ayos. This is DJ Raycon's exclusive. DJ Raycon's siya o ano, check natin. Ayun guys, lumigamgam naman siya guys, pero hindi po ganun ka ligamgam guys, katulad nung pag-test guys, nung pagbili ko sa kanya. Ibig sabihin, malaki yung naitulong ng ating pan, yung ating improvise at saka minodified natin siya, na nilagyan natin siya ng pan, malaki yung naitulong guys, so tagahigop ng init. Ayun siya guys, sa loob. Ayun.
Okay na okay naman yung ating testing. Kayang-kaya niyang bayuhin, guys. Kung sa mga gusto pala nilang malaman, guys, kung match yung speaker ko sa aking amplifier, guys. Kitang-kita niyo naman, match na match. Ayan, guys, oh. Guys, saktong-sakto yung ating speaker sa ating amplifier na to, guys. Yumikata. So, ayun lang ang aking masishare sa ngayon. Ngayon, nakapag-soundcheck na tayo, guys. Medyo magulo lang yung ating video, guys. Gawa ng hindi ko po alam kung saan ko sisimulan. At saka, ayun, magulo rin yung paligid. At saka, wala ako sa mood, guys. So, hanggang sa susunod ulit na vlog. Gagawin ulit natin to, guys. Gagawa na ako ng mid-high speaker, guys. Gagawa tayo ng mid-high speaker, dalawa. Ito po, guys, hindi na natin gagamitin to sa next ano natin, guys, sound check. Ang gagamitin natin, guys, yung bagong mid-high. Sa apat na sub, guys, gagawa ko ng dalawang mid-high speaker para hindi na natin to pakialaman yung kay concert, guys. Ibabalik na natin to dito sa concert, pati yung mga speaker niya, guys. Speaker niya nandun, guys, nakatago. Hindi ko pa na ibabalik. Ngayon ko pa na ibabalik pagkatapos ng vlog ko. So, ayun, guys. Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please like and subscribe po. Thank you. Maraming salamat. Sa gusto magtanong, comment lang po kayo, guys, para malaman ko po kung anong itatanong nyo. Next vlog, guys, dalawang amp at saka isang parametric equalizer. So, kawaan lang sana ng Diyos na mabili natin yun, guys, para mas maganda yung ating music output, guys. So, ayun. Bye-bye na. Kailang paalam na ako. Sige, bye-bye ulit. Bye-bye na. Thank you.